Sa muling pagbabalik ng ating kwento, masasaksihan natin kung paano tuklasin ng ating mga katropa ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatayo ng isang business. Matutuklasan din nilang muli ang kanilang kakayahang mag-isip at malalaman ang kanilang mga natatanging abilidad sa pagtatayo ng isang negosyo. Malalaman rin natin kung paano nila planuhing itayo ang kanilang napupusuang negosyo. O, yung yellow ba? Diniliver na. Apo. O, lagi namang late yan. Yung mga isda, iti-check nyo. Dalawang kilo na naman yung pinatapon. Sige po, sa susunod po, iisin po natin. Yung bang ano, bumali? Hindi ko po maaalala, pero mukha nga po. Sige, papaalala ko na lang po sa inyo. Ayan, nawala na ako sa binibilang ko. Ulitin ko na kasi naman. Kasi naman po, ang dami-dami nyo kasi sinasabi. Ilang na lang po kayo dyan. Nax! Sarap! Medyo... Ay. Pare! Oh! Ano? Anong balita? Give ko naman, kakasweldo mo lang eh. Taong to. Di ba? Kasusweldo mo lang din naman. Di naman oh. Na. Sige na. Sige na, sige na. Ate, isang puto nga, tsaka dalawa. Hi, Vilma. Chang, ig na init ulo. Binibigay ko lang po ang order nila. No po, dalawang kape po. Tsaka isang kape siya magbabayad. Salamat. Thank you po. Ikaw talaga. So, ano pare? Pag-isipan mo na ba yung business proposal ko sa'yo? Oo naman. Ano nga ba yun? Tingnan mo to, yung magsusosyo tayo sa negosyo. Ah, yung ba? Oo. Oh, ganda yan, okay yan. Gawa ko dyan. Tama. Kasi, ramdam ko kasi para ano yun, tumatanda na tayo. Dapat nag-i-invest na tayo sa ang ganyang mga business. Alam mo na, para sa ating future. Future? Mm-hmm. Mm, future. Future, alam mo na. Future. Oo nga. Malaki ang maitutulong ng business mo sa future mo. Gets mo? Oh, yun yun. Huy! Ano? Nakikinig ka ba? Oo, tama yan. Yung mag-isip ng para sa future mo, yung sa kinabukasan mo, yung negosyo, maganda yan. Alam mo, thank you pare, galing mo talaga. Pira-pira. Alam mo, swak talaga tayo kasi pareho tayo ng... Alam ko yan. Diba? Wavelength! Tawis to! Kaling mo talaga. So, ano unang hakbang gagawin natin? Unang hakbang? Siguro pare, ang unang hakbang, malaman natin kung ano ang negosyong itatayo natin. Alam mo na yung swak sa hilig at interest nating dalawa. Diba? Mm-mm. Alam mo? Oo. Oh. Ikaw na! Muli tayo, galing mo talaga! Sana may utak din akong ganyan, no? Kaya tayo swak eh. Dapat swak sa gusto mo at sa gusto ko. Alam ko na. Computer shop! Di ba ako yung pare? Mm-hmm. Kayang-kaya ko mag-setup ng maraming computer. At kung may masira man sa kanila, ba eh, kayang-kaya ko yung ayusin pare. At saka teka. Ako naman ang mag-i-install ng mga program sa computer. Kaya ko yan, di ba? Alam mo yung idea mo talaga? Mm-hmm. Swak tong swak to. Kaya galing mo talaga, swakner. Natumbok mo yung gusto natin. Computer. Swak tong swak. Talaga swak. Pero teka, computer shop lang ba? Di ba dapat parang kape gawin natin? Kape? Parang ito. 3-in-1. May coffee, creamer, at asukal na. Oo nga, no. Dapat hindi lang ito isang computer shop. Pwedeng magpa-print ka din ng documents. O magpa-scan. At pwede rin tayong magbenta ng snacks. O kaya i-wifi natin. Para yung mga ma-laptop, bibili na lang ng card sa atin. Ayos, swaktong-swakto na naman. Tama ka talaga. Teka lang. Paano natin malalaman kung tama yung napili natin yung negosyo? Alam mo, natutunan ko yung pagdinegosyo ngayon kay Aling Mirna. Aling Mirna? Yung may-ari ng malaking restaurant dyan sa kanto, yung Mirnas? No.
Yung Mirnas na yun, alam mo kung saan na nagsimula yun? Saan? Sa simpleng maruya. Oo. Tingnan mo ngayon. Big time na, di ba? Talaga? Oo. Malalaman mong swak daw ang negosyong pinasok mo kapag una, ang pangangailangan ay napupunan. Naku, parang asawa pala yan, ano? Computers! Computers! Printers! Printers! Scanners! Scanners! Speakers! Speakers! Earphones! Earphones! Webcams! Webcams! At marami pang iba! Di, gusto mo ba natatapit? Ang bilis ng kita! Pangalawa, kung ikaw ay binabalik-balikan. Internet po, 1 hour. Ay, nako, ikaw ang first customer namin, ha? Wait lang, ha? 20 pesos, number one, please. Thank okay, you. Salamat. Alright. Internet po ako, 2 hours. 2 hours? Wait lang, ha? Open, number two, please. Internet for 3 hours. Uy! 3 hours. Siyempre, number two, 3 po, please. Paki-on na lang. Just kayo-kayo na lang. Ah, pagawang 2 hours na lang pala to, ha? Number one. Okay. Mag-internet nga po, open time na lang. Oh, sige. Party.com, puntahan mo. Okay, sige, sige. Salamat. Number, sige, halika na lang. Paano ba yung ano dito? Kasi mag-i-edit ako eh. Parang ang bagal-bagal naman ng computer mo. Sira po yung mouse ko na eh. Kuya, mag-internet ako 2 hours. Sige, number one po, please. Okay. Open time. Open time? 2? 1 hour lang. 3, 1 hour. Okay po. Kuya, ba dito mag-transfer ng file? Oo, medyo USB dyan, kuya. Naka-print naman yung gawa ko. Control P, naka-on na po yung printer. Dyan mo na lang i-edit. Oo. Dyan mo na lang i-edit. USB, dito lang. Kasi dito mo ikakabit siya. Ipapasok ko na siya agad. So, pakiuna naman yung sa akin. Ako yung comment. T, utang mo. At pangatlo ay kung kumikita ka na. Kung ang puhunan natin sa pagtatayo ng computer shop ay pagpalagay natin 250,000 pesos, ibig sabihin, tig 125,000 pesos tayo. Tapos malamang sa malamang, gagastosin siguro natin sa isang buwan, mga 40,000 pesos para sa operasyon. Kaya dapat makabenta tayo ng 2,000 pesos bawat araw o 60,000 pesos sa loob ng isang buwan. Benta, may menos mo ang gasto sa operasyon sa isang taon? Ibig sabihin, kung makakabenta pala tayo ng 2,000 kada araw, aba eh, halos mababawi na natin ang puhunan sa loob lamang ng isang taon. Kumita ka na. Uy! Ano ba? Nananaginip ka na naman ng gising eh. Hindi ah. Alam mo, alam ko na nga kung paano natin sisimulan yung plano natin eh. Paano? Ayon kay Aling Valentina. Ding! Bago mo hingin ang kabay ni Vilma, dapat sigurado ka na. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo mo lang. Parang sa negosyo. Ha? Oo, gagamitan mo yan ng mata. Ng bibig. Ng tainga. Ilong. Kamay. At higit sa lahat. Puso. Alam mo, pare, hindi ko magets. Tama si Aling Valentina. Ha? No! Mata. Ibig sabihin, mag-obserba. Pakinggan ka, bilis. Bakit? Ito mo yan, oh. Dapat marunong tayong mag-obserba ng ating mga customer. Kita mo yan? Oo. Ano-ano ba yung palagi nilang ginagawa?
Ano ba yung kanilang kinaiinisan at iniiwasan? Pagal! Pagal ang wifi dito, terrible! Oh. Narinig mo yun? Dinig na dinig ko! Ano kung dinig ka nun? Hindi niya ako madidinig. Oh, ayun, isulat mo yun! Dapat Susulat mo yun. Kailangan matutunan nating mag-obserba ng mga customer upang malaman ang kanilang mga hinaing. Hinaing. Gaya nun. Ibig sabihin, kailangan mabilis ang internet natin. Yan. Kuha ko, Swakner. Tama. Mag-obserba. Obserba. Bilma, mamaya i-sprayan kita ng... Eh, kasi may lamok eh. Kailangan alam mo, Swakner. Marunong din tayo mag-obserba ng ating kapaligiran. Alam mo yun? Galito. Sa negosyo. Dahil yun ang magbibigay ng oportunidad sa ating napiling negosyo. Tama? Mga ka talaga. Sugan galing. Natin yan. Talino mo, Swak. Dilma, ayoko nga dyan kay Ding. Doon ka na lang sa kababata mo nga si Dong. Ayoko nga kay Dong. Gusto ko kay Ding. Ano namang alam ni Ding? Wala pang alam. Kulang pa sa negosyo. Wala. Samantalang yan si Dong, bata pa, nagatinda na ng bukayo yan. Ayoko kay Dong. Gusto ko kay Ding. Ay, Dong ka na lang, Be! Ding! Dong! Ding! Dong! Ding! Dong! Ding! Dong! Ding! Dong! Basta ako, gagawa ko ng paraan na mapunta ka kay Dong. Basta ako, kahit anong sabihin mo, kay Ding ako. Hindi ako makapapayag na mapupunta si Vilma kay Ding. Dahil ang gusto ko, si Dong. Kay Dong lang. Kay Dong. Kay Dong. Kay Dong. Kay Dong lang mapupunta si Vilma. Oh my God, Dudong! Kay Dong lang! Pick. Pak. Dong! Pick. Pak. Dong! Pick. Pak. Dong! 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 At ayun na nga yung obserbasyon ko. Dahil nga... Swakner? Swakner! Anong nangyayari dito? Oh! Parang umikli yung buhok ko. Tumaba yung pisngi ko ah. Dahil hindi na ikaw si Ding, ikaw na si Dong. Sino si Dong? Si Dong. Si Dong ang kababata ni Vilma. Sa probinsya, nagtitinda na ng bukayo, magaling na negosyante yon. Kaya siya ang gusto kong mapangasawa ni Vilma. Hindi ikaw, Ding. Wala akong pakialam doon. Paano ko maibabalik yung aking dating anyo? Teka, maligo, no? Kumain ng maruya? Eh ano? Bigyan mo ko ng clue. Basta, tungkol sa pagninegosyo. Pagninegosyo? Ay, nako, di. Paano gagawin ko? Hulaan mo. Ayun na nga. Gaya ng sinabi ko dito, Swakner, yung mga... Ay, puto! Sino ka? Ako si Ding. Hindi nga, ako nga si Ding. Hindi nga. Oo! Ano nangyari sa'yo? Eh, paano? Iniba ni Aling Valentina ang itsura ko. Bakit? Gusto ni Aling Valentina na si Dong ang mapangasawa ni Vilma! Nalilito ako, teka muna. May sinabi ba sa kung paano natin ibabalik sa dati mo? Yun na nga. Kailangan daw matuto daw ako magnegosyo katulad ni Dong. Negosyo? Oo, kaya tulungan mo ako. Negosyo? Ano ko na. Halika dito, partner. Asan na ba tayo? Ayan, kailangan obserbahan din natin pati ang kapaligiran nito. Okay? Dahil ito ang magbibigay sa atin ng oportunidad sa ating negosyo. At dapat talagang mag-obserba tayo sa paligid, lalo na't may kompetisyon. Tama yan, Swakner. Huwag na tayong lumayo at tumingin sa kung saan-saan. Obserbahan na lang natin ang ating kapaligiran. At ngayon naman, dapat gamitin ang bibig. Magtanong. Tanong. Sige, maintindihan ko yan. Simulan natin dito. Excuse me, sir. Tanong lang po kami, ah. Bakit po parang dismayado kayo? Eh, paano kasi? Ang bagal ng internet nyo. Ang ayoko sa lahat, mabagal ng internet! Naintindihan nyo? Apo. Okay, salamat, sir. Doon tayo. Galit.
Excuse me, miss. Tanong lang ha. Ano po bang hilig niyo sa gadgets? Parang di naman masyado mahilig. Well, gusto ko lahat nandun na. Dapat 2-in-1, 3-in-1, 5-in-1, or 10-in-1. Ay. 2-in-1. Salamat po. Noted po yan, ma'am. Ayun na, paano narinig mo? 10-in-1 daw. So, ibig sabihin, ang computer shop natin, pwedeng magpa-print, may games yan, may loading station sa loob, at may sari-sari store. At higit sa lahat, hindi mawawalaan yan ng 5 piso kada tawag. Ilagay mo yan. Teka! Parang may naririnig ako ah. Huwag mo takpan yung tenga mo, kailangan lalo tayo makinig. Halika, chismis tayo. Sige. Teka, ibig mong sabihin, bawal mag-chat sa office nyo? Eh, syempre naman. Trabaho yun eh. Pero ang bilis ng internet sa amin, sobra. Talaga? Dun sa internet shop na pinupuntahan ko, ang bilis dun ng internet. Kaso, baduy, walang games, tsaka wala silang printer. Ang hirap magpa-print. Eh, wala pala yun sa internet shop na pinupuntahan ko. Kasi nandun na lahat. Talaga? May sari-sari store pa sa loob. At talaga? Napakalamig ng aircon. Yun nga lang, komportable ka nga. Pero napakabagal ng internet. Dinig mo yan? Malika, balik na tayo doon, bilis! Ay, kakapagod din pala mag-obserba ng Swakner. Sinabi mo pa, Swakner. Pero ang susunod, matalas na pang-amoy. Pang-amoy? Ha, tama ka dyan, Swakner. Dapat hindi amoy tuyo, amoy bulok na itlog, o durian ang ating computer shop, kundi dapat mabango. May point ka dyan. Pero dapat, maamoy natin kung ano pa ang hilig ng ating customer. Dapat maamoy mo ang kiliti nila. At hindi lang ang kilikili nila! Anong haba yung susunod natin, Swakner? Ito, ito ang pinakahuli, Swakner. Kamay. Ang ibig sabihin, lumikha. Aling Balintina! Ibalik niyo na ako sa dati. Parang awa niyo na Aling Balintina. Unay ko! Oo, gagawa ako ng magandang negosyo! Huwag kang mag-alala, Swakner. Ako ang bahala sa'yo. Aling Balintina, ako ang magbi-briefing dito sa aking kaibigan. Kulang lang ito sa batok tali, ano? Magaling-magaling, iho. Aba, alam mo ba lang ibig sabihin ng batok tali? Kaya ikaw, Ding, kung ayaw mong madinggoy ka sa negosyo, alamin mo ang ibig sabihin ng batok tali, ha? Kung ayaw mong manatili kang habang buhay na maging si Dong. Dong? Ding. Dong? Ding. Dong! Halika na nga! Ding. 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 Ding! Batok tali. Tali? Batok tali. Batok tali. Batok tali pala. Batok tali. Ano kaya ang batok tali? Ito na nga ba ang sikreto upang masungkit ang tagumpay ng isang negosyo? O ang tagumpay sa pagsungkit ng puso ni Vilma? Abangan!